Bago po tayo magsimula, lahat po ng mga magko-comment sa kwentong ito ay isa shoutout ko. Paki-like na rin po sana dahil malaking bagay po sa akin yan. Yan lamang po. Tara, magkwentuhan na tayo. Magandang araw po sa inyo. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Maricel. Nais ko lang pong magbahagi nitong naging karanasan ko noong ipinagbubuntis ko yung panganay na anak namin ng asawa ko na tawagin nating Amel. Nang mga panahong ito, nakatira pa kami sa bandang Dalampasigan. Nasa 3 buwang buntis po ako noon nang mangyari ang karanasang ito. Nang mga panahong yon, hindi naman ganun kalayo yung palengke mula sa aming baryo. May trabaho yung aking asawa, kaya madalas po akong maiwan sa aming bahay. At sa kadahilanan yun din, ako yung malimit na namamalengke para sa aming mga kakailanganin. Isang beses nga po noon, mag-isa na lang ako noon sa aming bahay. At dahil paubos na ang aming pinamili ng nakaraang linggo, nagpa siya po akong mamalengke. Nagayos na ako ng aking sarili at naglista ng mga bibilin ko. Pagkatapos ay umalis na nga rin po ako noon. Mabuti na lang at nakasakay kaagad ako sa tricycle, kaya nakarating ako sa palengke nang mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Dito ka na mamili sa akin, iha. Bagong dating lang itong mga gulay ko. Yayapa ng isang tindera sa akin. Napangiti naman ako dahil doon. Lumapit ako sa kanyang tindahan at namili ng mga gulay na bibilhin. Makalipas yung ilang sandali, napatanong ako sa tindera dahil wala akong nakitang kalabasa ang kanyang binibenta. Wala na po ba kayong kalabasa? Tanong ko pa nga po rito. Napailing naman yung tindera dahil inubos na raw ng kanyang suki na nagtitinda ng ulam. Kaya wala nang natira sa kanyang mga kalabasa. Dahil doon, nagbayad na lang ako sa kanya. Habang nagbabayad, ay nagtitingin-tingin ako sa ibang mga tindahan kung saan nga ba ako makakabili ng kalabasa. At nang may makita ako, ay napagpasyahan ko nga na doon na pumunta pagkatapos. Inabot naman sa akin ng tindera yung sukli sa aking binayad. At nang mapansin niyang nakatingin ako sa kabilang tindahan, pinagsabihan ako nito na labis kong ikinagulat. Nako, iha, kung ako sa'yo, huwag mo nang balaking doon bumili sa matandang yan. Panimulang sabi pa nito. Nagtaka naman ako dahil doon. Kaya tinanong ko nga siya kung ano yung kanyang dahilan para sabihin po niya yon sa akin. Buntis ka pa naman, iha. Baka kung anong mangyari sa'yo kung sakaling doon ka bumili. Kilala kasing aswang yan eh. Atin natin lang to ah. Hindi naman sa naninira ako ng tao. Gusto ko lang sabihin sa'yo yung mga bali-balita rito. Baka makatulong eh. Tugon pa po nito sa'kin. Nakaramdaman naman ako ng kakaibang kaba noon. Ngunit, mas nang ibabaw sa'kin yung awa sa tinderang pinagsabihan nitong aswang. At hindi maiwasang mapaisip ako ng hindi maganda sa tinderang napagbilhan ko. Dahil pakiramdam ko'y parang hinuhusgahan nito yung kabilang tindahan. Ganun po ba? Naghanap buhay lang naman po yung tao. Kaya wala naman po sigurong dahilan para siraan nyo ito. Malumanay na sabi ko sa tindera. Mabuti na nga lang at hindi naman ito nagalit dahil sa aking sinabi. Bagkos ay pinagsabihan lang po nito ako na maniwala sa kanya at huwag nang bibili pa sa tinderang yon para lamang makasiguro. Nagpasalamat na lang ako noon sa kanya. Hindi rin ako nakinig sa sinabi nito.
At tinungo ko pa rin yung tindahan ng tinderang sinabi nitong aswang. Nang makalapit ako rito ay napatingin sa akin yung matandang babae na siyang tindera ng tindahang iyon. Ano bang bibili ninyo, ma'am? Tanong pa po nito sa akin. Pabili po ako ng kalabasa. Tugon ko naman po rito. Agad naman niyang kinuha ang kalabasa. At tinanong ako kung magkano yung bibilhin ko. Kaya sinabi ko nga sa kanya. Iniabot naman niya sa akin yung kalabasa. At nagbayad na rin ako dito. Pansin kong habang nagbabayad ako sa kanya, nakatingin po ito sa tiyan ko. Hindi ko alam pero pakiramdam ko po noon, unti-unting sumasakit yung tiyan ko habang mariin niya itong tinititigan. Ito po yung bayad ko. Bukaw ko pa sa kanyang atensyon. Hindi pa niya kasi naabot yung pera mula sa akin dahil nakatuon yung kanyang paningin sa tiyan ko. Na mga ilang segundo rin po itong parang natulala at nakabuhos lamang yung kanyang tingin sa tiyan ko. At dahil nga sa ginawa kong pagpukaw ng kanyang atensyon, napatingin naman ito sa akin at humingi ng pasensya. Nakita kong napalunok rin po ito ng laway, ngunit hinayaan ko na lamang yon. Matapos makapagbayad, umalis na rin po ako noon. Napalingon pa ako sa kanya at nagulat ako dahil sinusundan ako nito ng tingin. Nang makita nitong nakatingin nga ako sa kanya, umiwas ito na tila walang nangyari. Nagdali-dali naman ako sa aking paglalakad at binili na yung iba ko pang bibilhin ng araw na iyon. Nang matapos na nga ako sa pamimili, umuwi na rin ako sa aming bahay. At habang nasa biyahe ako noon, hindi mawala sa isip ko yung tungkol sa sinabi ng tinderang yon doon sa matandang babae. Hindi ko na dapat iniisip to eh. Mapangusga lang siguro talaga yung isang tindera. Wika ko pa sa sarili ko. Subalit nang maalala ko yung pagtitig sa akin ng matanda, nakaramdam ako ng pagkabahala sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Napailing na lang ako at iwinaksi na lang sa isipan ko yung tungkol sa matandang babae na iyon. Isang beses walang ibang nagbebenta ng gulay na bibilhin ko maliban sa matandang babae. Ito po yung namalengke po ako ulit. Dahil wala ngang ibang pagpipilian, wala na rin akong nagawa kung hindi yung bumili ulit sa tindahan ng matanda. Tinitignan ako ng mga tindera, ngunit hindi ko na lang sila pinansin. Bumili pa rin ako ng talong at saka patatas sa matandang babae. Dahil talagang kailangan po namin ng mga gulay na iyon. Ito po yung bayad ko. Sabi ko pa sabay abot ng aking bayad. Kinuha niya ang pera sa akin at kumuha ng panukli tsaka iniabot sa akin. Iha, pasensya ka na ng nakaraan ha. Baka kasi natakot kita dahil sa ginawa kong pagtitig sa'yo. Wika pa po nito na medyo ikinabigla ko rin. Napangiti na lang ako sa kanya bilang tugon. Sa totoo niyan kasi, ikaw yung unang bumili sa akin ng araw na yon eh. Kaya laking pasalamat ko. Hindi ko nga lang nasabi dahil baka natakot kita dahil sa pamamaraan ng pagtitig ko. Dagdag pang ang sabi ng matanda noon. Huwag na lang po nating isipin yon. Hindi naman po ako natakot sa inyo ng araw na yon eh. Wika ako naman sa pagkukunwari kahit yung totoo ay medyo kinilabutan ako sa matanda. Napangiti naman ito sa akin at nagpasalamat. Dahil binilhan ko nga ito. Nang matapos yung usapang yon, nagpaalam na ako rito
At saka naghanap pa ng ibang mga bagay na bibilin ko ng araw na yon. Simula nga ng araw na yon, malimit na akong bumili sa matandang yon sa tuwing namamalengke ako. Madalas din po akong balaan ng mga tindera sa palengke tungkol sa matandang yon. Subalit hindi na rin ako nakinig sa kanila dahil mukhang mabait naman talaga yung matandang yon. Parang wala naman kasi talagang kakaiba sa matanda at mabait naman po ito sa akin. Naisip ko rin kasi noon na kung aswang nga ito ay sana ay hindi na ito nagtitinda sa palengke. Yun nga lang, pansin kong palagi itong nakatingin sa tiyan ko sa tuwing nakikita ko nito. Yun pala yung medyo kakaiba, pero bukod doon, parang wala namang iba. Noong una, hindi ko naman yun pinag-isipan ng masama. Subalit, isang pagkakataon, bago ako tumungo sa tindahan ng matandang babae, kinausap ulit ako ng isa sa mga tinderang naroroon. "Iha, mag-ingat ka sa matandang yan. Kung ayaw mong maniwala na merong lahing aswang yung matanda, ingatan mo yung pinagbubuntis mo." Wika pa nga po nito. Napailing naman ako dahil makailang ulit na po nitong sabihin yon sa akin. At dahil nakasanayan ko na nga rin yon mula sa kanila, hindi ko na lang yon pinagtuunan pa ng pansin. At dumiretso na sa tindahan ng matandang babae. Nang naroroon na nga ako, napangiti agad ito nang makita ko. Tinanong po nito ako kung ano nga bang bibilhin ko. Kaya't sinabi ko naman sa kanya. Habang namimili, bigla akong napatingin sa matandang babae. Kitang-kita kong nakatingin po ito sa aking tiyan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita kong tila may tumulong laway sa kanyang bibig. Labis na takot at pagtataka yung aking naramdaman noon. Makalipas yung ilang sandali, bigla na lang akong nagulat dahil sa kamay na humawak sa tiyan ko. Nang tignan ko po yon, ay kamay pala ng matandang babae. Marahil ay nagulat ito sa aking naging reaksyon, kaya mabilis rin niyang kinuha sa tiyan ko yung kanyang kamay. "Pasensya ka na, iha. Hindi ko sinasadyang hawakan yung tiyan mo." Paghingi pa po nito ng tawad habang nakangiti ng medyo alanganin. "Hayaan niyo na lang po." Wika ako naman. Pinaliwanag naman niya sa akin na sabi ka raw siyang magkaroon ng apo. Ngunit hindi sila nabigyan ng kanyang anak. Kaya gano'n na lamang siya kapag may nakikitang buntis. Hinangaan ko pa nga po siya noon dahil inakala kong yun talaga yung dahilan. Subalit nagkamali pala ako. Bata pa kasi ako noon. At medyo hindi rin naniniwala sa mga ganitong bagay. Nang makauwi nga ako noon sa bahay matapos mamalengke, nakaramdam ako ng antok. Hindi ko napigilan yung nararamdaman kong yon kaya nakatulog nga rin ako. Takipsilim na nang magising ako noon dahil sa pagdating ng aking asawa. Hindi nga ako nakapagpananghalian noon kaya kumain ako agad pagising ko. Habang kumakain ay nagkakape naman yung asawa ko. Ganon nga yung nangyayari nang maramdaman kong tila naninigas yung tiyan ko. "Mahal, hawakan mo nga yung tiyan ko. Mukha kasing naninigas eh." Wika ko pa nga po noon sa asawa ko. At hinawakan nga po niya ito. Tinanong niya ako kung masakit ba. Ngunit napailing naman ako. "Baka kabag lang yan, mahal. Pahiran mo na lang ng langis at mawawala rin yan." Wika pa ng asawa ko. Kaya sinunod ko na nga po ito. Kinagabihan, tapos na kaming magapunan at nagpapahinga na rin po kami ng mga sandaling yon. Dahil nga sa pagod ng aking asawa, mabilis po itong nakatulog. Ako naman ang mga sandaling yon, iritang-irita sa nararamdaman kong malinsangang panahon. Inandar ko na nga po noon yung electric fan. Ngunit ganun pa rin yung aking nararamdaman. At dahil doon,
panayong pagpapalit-palit ko ng pwesto. Pinipilit kong matulog noon ngunit hindi ko magawa. Walang ano-ano, napagpasyahan kong bumangon na lang upang sana'y kumuha ng tubig sa may kusina. Saktong pagkabangon ko, napatingin ako sa may bintana. Nakaramdam ako ng takot nang meron akong matanaw na tila nakatayo sa may labas ng aming bahay. Nakumpirma kong meron nga nang bigla po itong gumalaw. Animoy lumalapit pa ito sa aming bintana. At dahil doon, hindi ko napigilan yung aking sarili at niyugyog ko yung asawa ko upang agad itong magising. Nalimpungata naman ito. Ngunit nang maimulat nito ang kanyang mga mata, kaagad itong napabangon nang makitang grabe na yung takot ko. Anong nangyari? Tanong pa po nito agad. Hindi ako nakatugon. Salip ay tinuro ko na lang yung bintana. Nang mga oras na yon, wala na ang kung anumang nakatayo roon. Nagtaka yung aking asawa. Kaya sinabi ko sa kanyang meron akong nakita na taong nakatayo roon. Dahil doon, bumangon yung aking asawa at lumapit sa may bintana upang tignan kung meron nga bang tao roon. Walang ano-ano. Narinig ko na lamang na napamura ito. Kinabahan ako dahil doon. Dali-daling kumuha ng itak yung aking asawa at saka naghanda para lumabas sa aming bahay. Hindi ko man alam kung ano nga bang nangyayari. Ngunit hindi muna ako nagtanong sa aking asawa. Sinabihan ako nitong huwag sumama sa kanya sa labas na sinunod ko naman. At dali-dali siyang lumabas noon. At ako naman ay nanatili sa loob ng aming bahay. Habang yung asawa ko naman ay pinaghahamon na yung nasa itaas ng aming bubungan. Bumaba ka riyan at magtutuos tayong dalawa. Ang lakas ng loob mong hayop ka. Sigaw pa po ng asawa ko noon. At maya-maya pa, nakarinig ako ng kalabog sa aming bubungan. Yun bang tipo na parang merong kung anong nahulog roon? Ilang sandali pa, isang pag-angil yung aking narinig. Hindi ko man nakikita yung nilalang, ngunit alam kong nakakatakot ito. Patuloy pa rin yung pagsigaw ng asawa ko, ngunit tanging pag-angil lamang yung naitutugon ng nilalang. Ilang sandali pa, nakarinig ako na parang merong humagikik na animoy tinutukso pa po nito. Yung aking asawa na galit na rin noon. Papatayin kitang aswang ka, sigaw pa ng asawa ko. Pagkarinig ko ng mga katagang yon, naalala ko yung matandang babae. Sinigawan ko yung aking asawa na huwag siyang aatake. Kaya tumigil ito sa plano niyang pagsugod sa aswang na iyon. Talagang aakyat na sana ng bubong yung asawa ko noon eh. Kilala kita kapag may ginawa kang hindi maganda ng gabing ito. At sa mga susunod pa, hindi na ako bibili sa'yo. At sisiguraduhin ko na kakala to sa palengke. Huwag mo nang hintayin pangalanan pa kita. Alam kong alam mo yung ibig kong sabihin. Sigaw ko pa nga po noon. Naisip kong kapag tumigil ito, tama yung kutob ko na yung matandang babae yung aswang na iyon. Ilang sandali lamang yung nakalipas, bigla pong nawala yung naririnig naming mga pag-angil. Bigla ding kumalabog yung bubungan na animoy may tumatakbo roon. Nagtatakang pumasok sa bahay yung aking asawa dahil umalis na raw ng biglaan yung aswang na iyon. Napaiyak na lamang ako dahil tama nga yung kutob kong siya nga iyon. At sinabi ko na lang yung tungkol sa matandang babae na isang tindera sa palengke sa asawa ko. Tama pala talaga yung lahat ng mga sinasabi sa akin ng ibang mga tindera sa palengke.
nagmatigas lang talaga ako. Pero isa nga palang aswang, yung matandang babae. Siya nga talaga yon. Dahil doon, hindi na ako masyadong namamalengke. At nabalitaan ko na lang yung tungkol sa matanda. Natumigil na raw ito sa pagtitinda sa palengke. Naisip ko noon na kung hindi dahil sa awa ko sa matandang yon, hindi niya ako makukurso na dahan. At marahil ay hindi na rin siya nakaligtas pa sa kamay ng aking asawa. Nagalit na galit ng sandaling yon. Yung lesson po ng kwento kong ito, minsan kapag marami na yung mga nagsasabi sa'yo at binabalaan ka na tungkol sa isang bagay, wala namang mawawala sa'yo kung maniwala ka na lang at maging mas maingat para makasiguro na ligtas ka at pati na rin yung mamahal mo sa buhay. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat. Shoutout nga po pala sa mga taong ito kay Sonia S., Crystaling, Hazel Fiesta, Idilisa Ingracia, Leo Vindicena, Mary Asilar, Genuine Halmasco, Generous Paez, Lady Warrior, Yolanda Ramirez, Phil Swiss Charisa, Abigail Baroga, Alfred Aborca, Nessa Alemania, Hazel Gumban, Castro Baliknang, Fedias, Virgie Diego, Mary Angel Bautista, Christian Mejia, Jim Combite, Lady Warrior, Amalia Wenceslao, Filipina Palsario, kay Brother Dance Densho, Janrin Yala Sakate, Jose Alacre, Maria Marie, Arioma, kay Junior Esmas, Dimple Siumi, Lenet Reparado, kay Rexian, kay Fly High. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po.